Last season, nakita ka natin si LeBron James na maglaro sa center position para sa LA Lakers. May mga fans nga ang ikinatuwa ito dahil patunay nga lang yon na kayang lumaro ni LeBron James sa kahit na anong position sa NBA. Pero ang hindi nga nila alam at hindi nila napapansin ay sign na iyon na walang reliable big man ang Lakers magpanggang ngayon. Last season, kinuha nga nila si Dwight Howard at DeAndre Jordan. Pero masyado lang nga silang matanda at hindi na sila makasabay sa kanilang mga all-star teammates. Kung kaya't ang ating pag-uusapan ngayong araw ay ang isang potential young big man na pwedeng offeran ng Lakers this offseason. Siya nga ay walang iba kundi ang bata at talented big man ng Orlando Magic na si Mo Bamba. Pero bago yan mga kabibol, please subscribe to our channel Unique Basketball, pasa mo na lang notification bell para wala kayong malagpasan ng mga videos namin. Na-report nga na walang interes ang Orlando Magic na bigyan ng offer ang 24-year-old big man na si Mo Bamba. Laro na nga ngayon ng kuwangan ng Orlando ang number 1 pick sa NBA draft na si Paolo Banchero. Kung hindi nga siya offeran ng Magic this offseason, ay magiging free agent na nga itong si Mo Bamba at pwedeng-pwede siya ngayong kunin ng LA Lakers dahil kailangan nila ng isang big man. Hindi nga gano'ng mabigyan ng significant role sa Orlando itong si Mo Bamba at last season nga lang siya nabigyan ng significant playing time kung saan nag-average siya ng 10.6 points, 8.1 rebounds at 1.7 blocks per game. Magagamit ka ng Lakers ang big man na gaya ni Mo Bamba. Para lamang siyang upgraded version ni JaVale McGee sa kanilang championship season noong 2020. Mabibigyan din siya dito ng chance na maging isang starting center para sa LA Lakers at makakasama niya dito ay walang iba kundi sila Anthony Davis, Russell Westbrook at syempre si King James. Magagamit din nila ito kung sakaling may mga games niya na hindi makapaglaro o hindi maglalaro si Anthony Davis. Sa height niyang 7'1", isa talaga siyang shot blocker at lob threat, bagay na wala sa Lakers last season. Sa kanyang offensive skill set ay masaayaw mo talagang isa siyang modern day big man. May outside shooting, handles at isang pick and roll threat along sa LeBron James at Russell Westbrook. Walang duda na babagay talaga siya sa lineup ng LA Lakers next season at paniguradong mas tataas ang kanyang value kung maganda ang kanyang ilalaro along sa LeBron James. At kung aalis nga si LeBron James sa Lakers after this season, magandang pick ito para sa Lakers. Nakakataot ka naman backcourt ang duo ni Anthony Davis at Mo Bamba, hindi ba? Nakita na nga natin kung paano mag-operate si LeBron James kapag may kasamang big man sa ilalim si Anthony Davis. Kita nga natin na naging love threat si JaVale McGee at talagang malaking naitulong nito sa Lakers para sa kanilang championship run. Sa edad ni Mo Bamba na 24 years old ay napakalaki pa ng kanyang potential at posibleng ma-develop pa ito alongside Anthony Davis at LeBron James. Win-win situation ito para sa kanya at sa LA Lakers. Kung bibigyan nga talaga siya ng offer this offseason ay pwede nila siyang kunin ngayon para din maging long-term partner ni Anthony Davis sa Lakers kapag nawala na nga ang gaya nila LeBron James. Mabibigyan siya ng starting role sa Lakers at makakasama pa niya ang mga ilan sa mga Hall of Fame players na sila Russell Westbrook, Anthony Davis at walang iba kung hindi si King James. So, ayun lang mga kabibol. Kayo, tingin nyo, dapat nga bang ipuruso ng LA Lakers si Mo Bamba this offseason? Please comment it down below. So once again, this is Unique Basketball and see you in our next videos. Peace!